Kuto, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Deserve ba ng mga single mother and single father ang second chance in love? Magandang hapon mga kaserbisyo at welcome sa Ako To, si Chang Ami. Ito po ang iyong love guru on air na si Coach V, pansamantalang hahalili. Para kay Chang Ami, ngayong araw sana ay samahan niyo ako hanggang alas 4 ng hapon para pag-usapan ang mga kwentong buhay ng ating mga kaserbisyo. Ano mang usapan sa buhay or sa bahay, nandito yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at emosyon, mga kaserbisyo. Nagsusulong tayo ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. Nakikinig at nagpapayo sa'yo. Kaya ikaw man ay may pinagdaraanan sa iyong buhay, nandito po ang programang Ako To, si Chang Ami, na makinig sa'yo nang walang paghuhusga. Samahan niyo ako mga kaserbisyo hanggang alas 4 ng hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. Ang ating programa ay napapakinggan, mga kaserbisyo, sa radyo sa 630 kHz AM band, kaserbisyo online teleradyo YouTube channel. Hello ang ating mga friends dyan sa YouTube channel. I can see you. Hello Coach V, sabi ni Teresita Atienza. Hello din po sa ibang nanonood. Comment lang po kayo dyan. I would love to give shoutouts to everybody. Maraming salamat for joining us this afternoon. Mga kaserbisyo, tayo din ay napapanood sa Prime TV and Sky Cable Channel 26, Kaserbisyo Worldwide TFC at I Want TFC. Maging bahagi na po kayo ng aming talakayan at pagseserbisyo. Kung kailangan nyo kaserbisyo ng makakausap ngayong hapon, kakwentuhan man yan, or kailangan nyo ng opinyon, abay i-text lang po ang salitang AMY or AMI kasama ang inyong pangalan at lugar at isend na yan sa 0919-278-3000. Ayan, pwedeng-pwede po ito sa Viber at text at kami na po ang tatawag sa inyo kaserbisyo. Kung nais nyo namang makiin sa usapang ngayong hapon, naku, napakaganda po talaga ng topic. Na ulitin ko lang yung opening ko. Deserve ba ng mga single mom and single dad ang second chance in love? O, diba? Ngayong hapon, sali na po kayo. Pwede po kayong mag-participate sa ating chat box. Hello po mga ka-YouTube. At sa Viber number natin na binanggit kanina, pwede din pong mag-message o kaya i-mention sa X. Ang X account po ni Chang Ami ay Chang Ami P. That's TYANGMYP. Oh, halika na mga kaserbisyo at makiin na kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Basta, let's be here for each other. Batiin muna natin ang ating mga friends at kaserbisyo na nakikinig at nanunood o nangunguna na nga dyan, no? Maliban kay Anne,
Sabi po ni Estrella Garcia, Coach V, bagay sa'yo ang decoration. Maraming salamat, Estrella. Merry Merry Christmas po sa inyo, sa lahat pong kaservisyo na nanonood ngayong afternoon. Sabi naman ni Irene Libre, good afternoon, watching from Melbourne, Australia. Ay, ang social, all the way to Australia, may nanonood ng ako to si Chang Ami. Magandang Huwebes naman daw ng hapon, Coach, sabi ni Rosaline. From Antique. God bless you too, Rosaline. Kay Joseph naman, good afternoon din sa'yo. And of course, kay Mark Cho Gamboan. Sabi niya, good afternoon, beautiful. Watching from Iloilo, good afternoon as well to you. Kay Josh din, kay Lina ho, syempre ng Plaridel, at kay Miyako, Merry Merry Christmas. O, handa na ba kayo kaservisyo sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Nakakatuwa, no? Kasi sa programang Ako to si Chang Ami, parte talaga ng usapang bahay at buhay ang love life. Kaya nga po, nandito pansamantala ang iyong love guru na si Coach V na tutulong masolusyonan ang problema ng isa sa ating mga kaservisyo. Mamaya ay mapapakinggan natin ang kwento ng isang single mom na nag-iisip ngayon kung siya ba ay muling susubok sa pag-ibig. May second chance pa ba mga kaserbisyo ang single parents sa muling pagbuo ng relasyon at pamilya? Ano ang take nyo dyan, kaserbisyo? O, pwede nang i-comment ang inyong mga opinion sa YouTube o kaya naman i-text yan sa 0919-278-3000. O, ikaw kasi servisyo ha, ikaw ba'y single mom or single dad? Did you give love a second chance? Ay, mamaya magkakaroon din tayo ng eksperto na tutulong sa ating caller. Ano ba dapat ang gawin, di ba? How do you move on from hindi kagandahang past relationship? Paano mo i-consider ang future relationship mo? Lalo na kapag ikaw ay, kumbaga, in Bicolano, may iging na, may anak na. So, kaservisyo, yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Pero bukas kasi kaservisyo ha, dito sa Ako to si Chang Ami Presents. Ito naman po ang magiging paksa niyo bukas, kasama si Chang Ami. Paano kung ang pagpapahiram ng parte ng iyong katawan ang siyang makakabigay ng tunay na ligaya sa dalawang taong nagmamahalan? Uy, parang may pagka-private talks ang topic bukas. Anong gagawin mo kung sakaling malihis ang inaakala mo'y magandang oportunidad para sa iyong kinabukasan? Mga kaservisyo, pakinggan po natin ito. Ako to, si Chang Ami. At ikaw naman, Sofia! Tantanan mo ang asawa ko! Ang dumi ng isip mo, Becky! Kanya ba kababang tingin mo sa akin? O inggit ka lang dahil tunay na babae ako at ikaw hindi mo danas? At tumasagot ka pa talaga? Servisyo, magbabalik po ang Chang Ami. Welcome back mga kaservisyo. Magbigay daan muna tayo sa ating kaservisyo reports. Tara, basa! Tutoring program ng DSWD idineklara ni Pangulong Marcos Jr. bilang flagship program ng administrasyon. Alamin ang detalye sa report. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yusores. Christian? Inaasahan ang mas tutok at malawak na pagpapatupad ng Tara, Basa! Tutoring program ng Department of Social Welfare and Development matapos ideklarang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng pinirmang Executive Order No. 76, inaatasan ng DSWD at mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan para tukuyin ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Gayun din, ang pagbalangkas ng mga learning and development activities, pagdevelop ng database para sa progress reporting at pagdatag ng evaluation at monitoring frameworks ng programa. Binigyan din ng pulo kabilang sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ang poverty reduction o pagbabawas ng mga mahirap at pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng trabaho.
tutorial ng DSWE, bigyan ng libre tutorial ng elementary students sa mga ano kaya naman ng mga mahihirang pamilya, pagbabasa. Ang mga estudyante naman sa kolehiyo ng Silving Tutor o Youth Development Worker manambayad o honoraria. Ayon sa ibigyan kasiguruhan din ng kautusan ang pagtulong national government at mga lokal na pamahalaan, gayon din sa pagkatag ng mga programa sa pangaral at edukasyon para sa mga kabataan. Servisyo mo sa Malacanang. Maraming Maraming salamat, Christian Yosores. Philippine Consulate sa Hong Kong nagpaalala sa mga OFW na huwag gamitin ang pasaporte bilang collateral sa pagkakautang. Nagbabalita at nagseserbisyo si Bert Dizon. Inilabas ng konsulada ang paalala matapos makuha ng Hong Kong Police ang ilang Philippine passport sa mga sinalaki di umunoy illegal na money laundering companies at sindikato sa Hong Kong. Ayon sa konsulada, ang mga pasaporte ng Pilipinas ay pagmamayari ng pamahalaan ng Pilipinas kaya hindi dapat tinatanggap o ginagamit bilang collateral sa pagkakautang. Ang sinumang mapapatunayang gumagawa nito ay ang makakasuhan ng paglabag sa New Philippine Passport Act at paglabag sa Hong Kong Money Laundering Ordinance. Maaari namang makipag-ugnayan ang mga OFW sa konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong para mabawi ang mga nakuhang pasaporte. Kaservisyo mo sa DFA, Bert Dizon, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Bert Dizon. Kaservisyo Live Report! Welcome back to Ako To, si Chang Ami, mga kaserbisyo. Abay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating napakagandang usapan ngayong hapon, no? Dahil magkakaroon nga po tayo ng caller, no? Isang single mom na nagtatanong na worth it ba or deserve niya ba na magmahal uli at magkaroon ng second chance sa pagpapamilya. Pero bago yan, batiin muna natin ang advance Merry Merry Christmas ang ating mga kaserbisyo, lalo na ang mga kaserbisyo nating nanonood sa Teleradyo Serbisyo. Hello po, nakikinig sa Radyo sa Istrenta. Magandang hapon. At syempre, ang mga aktibong-aktibong kaserbisyo na nandito sa YouTube. Merry Christmas, mga kaserbisyo. Sabi nila Charity, nila Lina Ho, ni Maricar. Merry Christmas din kay Manuel Aton, Miyako. At sa iba pa, kay Anden, Jeepney na nakikinig at nanonood dito sa Ako To, si Chang Ami. Mga kaserbisyo, promise ko nga sa inyo kanina no, na magkakaroon tayo ng caller na magkukwento ng kanyang buhay. At gusto din niya talagang kumonsulta, no, ano ang gagawin ko bilang single mom? How do I move on in my love life? Excited na akong kausapin si Alias Abby. Hello Alias Abby, welcome sa Ako To, si Chang Ami. Hello, Abby. Magandang hapon. Are you there? Hello po. Good afternoon po. Ayan. Good afternoon. Abby, ikaw ay taga saan? Bali po, ang province ko po ay Bicol, pero nagstay po ako sa Lipa City, Batangas. Sa Batangas. Kasi dito po ako nag-aaral. Okay. Bicolana na ngayon, Batanggenya pa. Abay, Abby. Naiintindihan ko na ikaw ay isang single mom. Ilan ang naging anak mo at ilang taon na siya? Isa lang po yung anak ko and siya po ay 8 years old na. 8 years old na. And maaari mo ba kaming kwentuhan? Like, were you married before? Ikaw ba'y kinasal dati? Ilang taon ka nung pinanganak mo itong anak mo? Bali po, hindi po kami kasal ng ex ko. At ako po ay 21 years old nung nagka-baby. Ah, okay. Saan mo naman na-meet itong ex mo? At gaano kayo katagal nagsama, Abby? Ayun po, bali, siya po ay katrabaho po sa isang fast food. Siya po ay sa kitchen, naka-assign. And then ako naman po ay cashier po. Okay. Doon po kami nagkakilala. Doon kayo nagkakilala. And gaano kayo katagal nagsama ng iyong partner? Kayo ba ay magkahiwalay ng bahay o kayo ba ay nagsama na bilang mag-partner?
Ayun po. Bali po, legal po kami sa both sides. And then, nag-decide po kami na na magsama. Mm. Okay. Doon po nabuo yung baby namin. Ah, so bali, that... 3 years naman po kami. 3 years po kami naging mag-boyfriend. So, you guys lived in... Tapos, nagkaroon kayo ng supling, no? Kumusta naman yung naging relationship nyo nung pinagbubuntis mo yung first baby nyo? Ayun lang po ang naging problema namin. Naging hadlang po sa aming dapat sana ay masayang at kompletong pamilya. Na nagkaroon po siya ng maling desisyon or hindi ko po masabi kung desisyon niya or ginusto niya talaga yung ganung bagay na buntis pa lang po ako na found out ko na meron siyang babae. Abay. Ibang babae na nakipagrelasyon po siya and then sinasabi niya po sa babae sa ibang babae na kami daw po ay hiwalay na. Abay. And single daw po siya. Okay, yun so po. Para linawin natin Abby, sinasabi mo na habang pinagbubuntis mo yung anak nyo, nagloloko na itong boyfriend mo? Opo. Tapos hindi lang nagloloko, nagsisinungaling pa dun sa mga nakikilala niya. Sabi niya, hiwalay na kayo, pero hindi niya ba binabanggit dun sa mga chicks niya na magkakaanak kayo? Opo, yun po, hindi niya po sinasabi. Ang sabi niya po is, nagkasama lang daw po kami kasi... Parang siya po yung tatay, siya po yung nakabuntis sa akin. Kaya, yun po. Pero, personally po, we're okay. Wala po kami, hindi kami nag-aaway. Oh. Wala po kami napag-away ang malalim na dahilan. Mm-mm. Kaya, nung kinunfan ko po siya, nagsabi naman na siya na, humingi siya ng sorry, humingi siya ng kapatawaran. So, nakita ko naman na parang sincere naman siya. Okay. So, sincere naman siya. Pero, kayo ba'y naghiwalay? O, ano nangyari after? Sabi ni Mia ako sa YouTube, sabi niya, OMG! O, diba? OMG! O, sige, Abby, tuloy mo. So, kumusta? Okay. Ang exciting part po is... ano pong exciting part? Sige, share mo yan, Abby. Ayun na nga po. So, nanganak ako. Napatawad ko po siya kasi, syempre, pinatawad. Sino ba naman po ako para hindi magpatawad? Mm-mm. So, ayun, nagkaroon ng second chance. And then, nung nanganak ako, nalaman ko na hindi pa rin pala tumitigil. Pati yung babae, nakita ko po sa messenger niya, nahuli ko siya, pati yung babae, kahit daw okay kami, parang gusto pa din ng babae, yung lalaki, yung ex ko po. Abay, so, aware pala yung, aware yung third party na merong jowa yung partner mo. Pero sabi niya, okay lang, payag siya. Opo, pumayag po siya na maging ganun, second. Mm-hmm. O, so ano na? Other woman. So, pinanganak na yung baby nyo, may mga nalaman ka pa bang ibang revelation about your ex? Opo, bali po ganito. Parang magka-2 years old na siya yung baby namin. Nyo. So, siguro mga 1 year and few months bago mag-2 years old. Doon nalaman ko base sa kasi yung friend po niya na mga lalaki, nagkwento sa akin, sabi niya, aware ka ba na ganito yung ganyan? Yung pangalan po niya is, pwede ka po bang i-reveal? Ay, itago na lang natin sa pangalang Nono. Sige po, itago na lang po natin sa pangalang James. Ah, sige, James na lang. Wag Nono sa punso, okay. James. Sige po, ayun po. So, na-found out ko po na talagang may relasyon sila. And then September... September 2017. Yes. Sinabi na po ng barkada niya na nakabuntis nga daw po. Ay, wait. So, maliban sa anak niya sa'yo, meron pa siyang ibang nabuntis? Hindi po. Yun po yung girl. Pinagbubuntis ko pa lang yung anak ko. Yun po yung girl mismo na willing na maging other woman. So, yun nga. So, maliban sa anak niya sa'yo, meron pang ibang nabuntis niya? So, dalawa na yung panganay niya? So, inantay ko po siya na ipagtapat po sa akin yung ganong situation. Pero wala po. Talagang, akala niya, hindi ko alam.
So, nung nalaman ko po, September, sabi ko, sige, hayaan ko siya na sabihin niya sa akin talaga or humingi man lang ng sorry o ipagtapat niya talaga sa akin kung ano yung naging problema niya na ganun nga po yung sitwasyon, nakabunti siya. And then, nung November po, nalaman ko na meron pa po pala siyang nabunti. Abay! Sa po. So, may pangatlo siyang panganay, Abby? Bali, yun po, dalawa yung nabuntis niya sa isang taon. Oh. November naman po. Oh, yun nga, dalawa sa isang taon na yan, tapos may panganay pa siya sa'yo. Ako. Oh, yun na nga. So, may tatlo ng panganay ang si James. Nakakaloka. So, umami naman, nasa kanya yung dalawa pang anak sa ibang babae. Hindi niya po inaamin, no. Pero ayun po, may mga ano na po ako, pati kapatid niya na din nagsabi sa akin na ganun nga. Sige. Ang nagawa niya. Alright. So, mukhang... yung magulang niya po. Mm-mm, go ahead. Yung magulang niya po, ayaw pumayag na umalis ako or makipaghiwalay. Kasi nag-usap na po kasi na yung magulang ko saka magulang niya na after ko mag-give birth sa anak ko, sa anak namin, magpapakasal po kami. So parang may plano na. So pumayag, may, ano na, papayag ka. Ang mga nagastos na. Papayag ka that time na magpakasal sa kanya kahit nalaman mo itong mga revelation. Po, yun po yung hindi ko kinaya. Ay, yan ang so, hindi mo kinaya. So na po ako noon na, ay, teka lang, parang mali na to. Hindi ko kaya na ganito. Alright. So nakipaghiwalay ka na, Abby? Opo. Tapos parang nakipag-ano pa siya na, sinisin niya pa ako, sabi daw, bakit daw kasi ano, pinatagal pa daw po yung kasal. Bakit hindi pa daw ako nagpakasal agad? Abay, sino ba naman Kuya James ang magpapakasal sa'yo? Nakatatlong panganay ka na, hindi ka pa umaamin. Sorry, na-trigger lang si Coach B. O, tuloy mo, Abby. Yun po, tapos sabi niya, kung aalis daw po ako, kasi hindi niya, parang hindi niya kaya na malayo po sa anak ko. Sabi daw niya, kung may aalis man daw po, siya daw po yung aalis. Pero ako daw po, doon daw po ako mag-stay sa kanila. So hindi pa ako kumayag. Kasi syempre uuwi at uuwi pa din siya doon. Ayoko na nang sobrang stress na po ako noon. Nakaka-stress so, nga talaga yan. So, uuwi na po ako sa amin. Mm-hmm. Tapos yung family niya po, hindi po pumayag na ibigay sa akin yung anak ko. Kasi sabi nila, parang ina-underestimate nila ako na, ay, hindi pa nito kayang, ano, hindi ko daw kayang buhayin yung anak ko, or, ano, ang ginawa ko po, mga, ano, few months, nagtrabaho po muna ako, no, nag-ipon ako, and then, nag-decide ako na, ano, na i-report ko sa DSWD. Okay. And then, nung nag-report ako sa DSWD, pinasunod po nila ako na, ano, yung, kunin ko nga po yung anak ko, then okay. Kapag hindi pumayag, saka daw po sila mag-a-action. Yung time po na bumisita ko sa bahay nila, galit sila sa akin. Kasi ang alam nila noon, ng family niya, parang ako yung nagloko kasi umayob ako sa anak nila. Oh, so galit sila nung time na yon. Ang ginawa ko po, tinakas ko po yung anak ko. Ah, okay. So yun napilitan po, kang... Nakauwi na kami ng Bicol. Andun po sa amin yung anak ko. Okay, so napilitan kang... Ngayon po ay grade 3 na siya. Grade 3 na siya. At ikaw ba ay nagkaroon ng bagong pag-ibig pagkatapos ng medyo masalimuot mong ano? First boyfriend mo ba yon, Abby? Yes po, ma'am. Pasensya na, mukhang na-trauma ka ata doon. Okay, so Abby, nagkaroon ka ba ng bagong pag-ibig after mong makipaghiwalay doon sa ex mo? Bali po, hindi po talaga ako nag-try or mag-attempt man lang na makipagrelasyon. Kasi, so pinili mo maging single mother? Pinili ko po na pumasok ulit. Okay. Mag-aral po ulit. So, Okay. Ngayon naman po is graduating na po ako. Very good. Nakaka-proud naman si Abby. So, right now, you are a single mom, tapos wala kang ibang, ano, no? Wala kang love life. Tama ba? Wala po. Pero meron pong, ano, meron pong manliligaw. Ooh! So, tell us a little bit about your manliligaw. Nag-start po siya manligaw nung second year po ako. Second year college. Okay. Tapos hanggang ngayon po naniligaw po siya. Consistent naman. Consistent? Mabait ba? Opo. May trabaho ba? Bali po ano, kagraduate niya lang po last year. Tapos ngayon po ay instructor po siya sa
call ko na pinapasuran ko. Okay, very good, very good. O, sige, ganito ah. Abby, alam kong may katanungan ka about pag-ibig muli, no? Babalikan natin yung katanungan mo at tatawagin din natin ang ekspertong mga katulong sa iyong pinagdadaanan mamaya-maya lang. Magko-commercial gap muna tayo. Talk to you later. Welcome back mga kaserbisyo. Sa ako to, si Chang Ami. Ito po ang iyong love guru on air na si Coach V. Pansamantalang humahalili para kay Chang Ami. Mga kaserbisyo, narinig nyo ba ang istorya ni Abby kanina? Ito nga, nabanggit niya kanina na pagkatapos na medyo madilim niyang experience sa first boyfriend niya, meron na nga pong bagong nandiligaw sa kanya. Si Abby ay merong grade 3 na, so 8 years old na ang kanyang baby. Ang tanong kaya, ibibigyan kaya ng chance ni Abby ang pag-ibig muli? Entertain niya kaya to? Magtatanong tayo maya-maya lang sa eksperto kung ano ba talaga ang dapat gawin. Pero grabe ang reaction mga kaservisyo ng ating mga ka-YouTube dito. Ah. Sabi nila, sobrang pogi ba nung James na yon at nakatatlong panganay? Tapos sabi naman ng iba, nako, posible naman po magkaroon ng second chance sa love. Ingat lang ulit. I'm a single mom too. Pero I found my second chance. Pinag-pray ko talaga muna. Sabi naman ni Charity para kay Abby, Abby, deserve mo lumigaya ng second chance at sana sa tamang lalaki ang makakasama mo sa habang buhay. Ipag-pray mo at darating sa iyon. God bless. Sabi naman ni Anne, may second chance pa naman, basta ingat lang daw sa paghahanap. At sabi ni Marie Carr, give a second chance in relationship. It's normal, but you need to put your self-respect first. Yan nga ang sabi ni Marie Carr. Alright, maya-maya lang ay papapasukin na natin ang ating eksperto. Pero Abby, nandyan ka pa ba sa ating linya? Hello? Okay, Abby, mamaya babalikan natin si Abby ha. Okay, Abby, are you there? Yes po. Opo. So Abby, isang tanong lang ah, bago natin tawagin ang ating guest for this afternoon. Ikaw ba ay nagbibigay ng second chance dyan sa manliligaw mo or dahil sa sobrang trauma mo dun sa first boyfriend mo, nagdadalawang isip ka na, lalo na at may anak ka? Yun nga po ma'am. Pero siyempre, matagal na, almost 2 years. Naniligaw. So parang nahirapan ako mag-decide. Nahirapan ka mag-decide. Kasi, pero ganun po talaga, kahit yung sa first boyfriend ko, mga 1 year pa siya bago sinagot. Naku, so parang, hindi... So sinasabi mo ba na hindi effective yung magpaligaw ng matagal? Kasi yun nga, 1 year kang niligawan, tapos nakatatlong panganay, o di ba? Di, binibiro lang kita. Yun na nga po. Saka isa sa mga kinukonsider ko talaga yung, siyempre po yung situation ko na may anak ako, saka babae pa yung anak ko. Okay. Mahirap. Kaya ka. Hindi ko po alam kung, alright. Ano, ganun po. So Abby, gusto mo bang kumonsulta dahil meron tayong isang eksperto na tutulong sa atin sagutin ang isa sa pinaka kumbaga mahirap sagutin, no, na should I give love a second chance despite all the trauma that I've experienced? I-welcome na natin si Coach Maribel Junicio, isang family coach from the Love Institute. Coach Maribel, welcome po sa Ako To, si Chang Ami. Hello, magandang hapon po sa inyo. Hi, Coach V. Hello, magandang hapon, Coach Maribel. Coach Maribel, narinig niyo po ba yung istorya ng ating caller na si Abby? Opo. Opo. Coach, ano po kaya ang ano? Meron po ba kayo mga katanungan kay Abby? Si Abby po ay nasa kabilang linya lang. Feel free po to converse with her directly or share with us your thoughts. No, kailangan or worth it bang bigyan niya ng second chance despite all the negative experiences that she had dun sa first boyfriend niya? Oo naman. Na katulad mo sinasabi ng mga nakikinig sa atin, no, na bigyan ng second chance. Yung paghahanda para dito sa susunod na relasyon ay napakahalaga kasi ayaw na natin masaktan ulit or matraumatize, no? So, yung paghihilom ni Abby, siguro yung kay Abby, paghihilom,
naumpisahan mo na ba yon yung paghihilom doon sa unang partner mo, no? Yung unang pagmamahal. Kasi pwede nating dalhin itong mga galit at inis natin dito sa iyong nanliligaw ngayon. So, we have to heal ourselves of the past relationship. Ayan. Siguro. Sana nagawa niya yun the past 2 years na wala siyang love life, no? Sige, Coach. Pwede natin. Coach, if you want, we could ask Abby that question. Abby, do you think that nag-heal ka na from all the hurts and experience that you've had with your first boyfriend? Ayun, patutingin ko po. Kasi syempre, nararamdaman ko naman po yun. Saka naka-set na naman po. Parang meron na po akong peace of mind na okay na ako. So, tingin ko po ay okay na po ako. Naka-moved on na ako. Naka-fully moved on na ako. 100%. Coach Mami. Abby, may nakausap ka ba o nakonsulta para tulungan kang maghilom? Kasi maganda rin yung pinag-iisipan sa mag-isa. Pag may panahon ka, pero maganda rin, may kausapin ka na mga, ang tawag dito, yung mga matalik mga tiyahin or mga madre or pare or mga taong makakatulong sa iyo sa relasyon para talagang handa ka na para dito sa pangalawa. Kasi mukhang itong pangalawang relasyon mo eh, mukhang matagal mo nang kilala at mukhang maganda ang mga katangian nitong lalaking to. So, ayan, Abby. Nagkonsulta ka ba o sa sarili mo lang yung paghihilom? Bali, ang tanong ni Coach Maribel sa'yo, Abby, if you're listening right now, nagkaroon ka ba ng siguro mentor or guide or therapist o kaya naman meron kang nakatulong sa'yo sa pag-heal mo during when you were going through nung past relationship mo? May nakatulong ba sa'yo? Opo, marami po. Yung mga tao po na nakapaligid sa akin, especially po yung family ko, lagi po nila akong ina-advisean. Lalo na po yung mga kuya ko na whenever mag-decide ako na makipagrelasyon, lagi kong iisipin yung situation ko, yung sarili ko, saka ipakilala sa kanila na at sabihin dun sa mismo sa lalaki yung situation ko na may anak ako or what, yung lahat ng situation ko na past ko na yes. Dapat tanggap niya. Alright. Coach Maribel. Madami pong teacher ko, mga tita ko, mga friends ko. Ayan. So, mga dati kong nakatrabaho. Coach Maribel, is that enough guidance that she had po? And our next question din po is, how does she continue with that considering na meron siyang 8-year-old na anak? Oo. Ang dito, so maganda yung ginawa mo, Abby, na marami kang nakausap. At para malaman, ano ba ang dapat gawin ni Abby dito sa susunod para hindi na magkaroon ng problema ng ganitong klase, no? Yes. So, sabi mo kanina, parang isang taon lang yung nanligaw itong tatay ng iyong anak or isang taon na lang siyang kina, no? So, yun ang dapat dagdagan natin na sinasabi natin para malaman natin kung totoo nga yung tao. Sinasabi niya kasi pwede magpanggap ng isang taon kung mga 3-4 na taon kayong mag-boyfriend. Itong pangalawa ba, boyfriend mo na siya or lumiligaw pa lang? Hindi ko pa po sinasagot. Lumiligaw po. Dating po. Dating, oo. Kasi ang dating, okay yan para makilala mo siya. After the dating, kailangan mag-exclusive relationship at huwag sana mag-live-in. Magkahiwalay pa rin ang tirahan. Ayun. Para noon, mas makilala pa rin ang isa't isa. Kasi iba ang dating ng tao pagka lumiligaw at iba rin pagka boyfriend-girlfriend. Yung sinasabi natin, boyfriend-girlfriend, yung ito yung testing period na tama. Dapat gagawin. Ano ba yung mga pinahalagahan niya sa buhay? Ano ba ang kanyang value about fidelity, di ba? Yung maging loyal sa'yo at saka yung pagpapalaki dun sa anak mo, di ba?
At bibigyan mo dapat ng pagkakataon na makilala ng anak mo itong lumiligaw din sa iyo at makita kung ano sila, magkakasundo, makakatulong talaga sa iyo. Yes. So yung true love, kailangan ma-check natin. At usually that takes 3 to 4 years sa boyfriend-girlfriend relationship. Coach Maribel, meron akong dalawang tanong para kay Abby. Una is, meron bang years na standard pagdating sa panliligaw para sabihin natin na makilala talaga natin yung nanliligaw sa atin? Pangalawa is, importante ba ang opinion ng anak niya pagdating dun sa magiging boyfriend niya ulit? Oo. Sa unang tanong, yung dating period ang narinig, ang dating kasi ano yan eh, may maikli, may mahaba. Ang importante after the dating period, meron yung nga mag-boyfriend girlfriend na exclusive kayo at mas nagkikita kayo mga 4-6 na beses sa isang linggo, nagkukwentuhan, may mga ginagawang mga activities na hilig din yung dalawa para malaman kung pareho ba yung mga hilig niyo, mga interest niyo. Do you have the same core values, no? So kasi ang dating ano yan eh, panay best foot forward, ang gusto natin yung relasyon doon sa boyfriend girlfriend na talagang makita, mas makikilala natin yung bawat isa. Yeah, so coach, walang kumbaga standard na number of years sa pagdi-date. Dapat lang depende yan sa inyo, no? Kung nagkakakilanlan kayo at nakikita nyo kung pareho kayo ng mga gusto sa buhay. Tama yes, po ba, coach? Okay. Oh, tama 'yon. And it takes mga 3 to 4 years para makita kung compatible kayo talaga. Wow. Kasi sa first year of dating, mas kinaaraw-araw nakikita, iba ang action ng bawat isa at pananaw ng bawat isa. Mm-hmm. So, doon nakakatulong ang dating period. 1 year is good, then mag-boyfriend-girlfriend na kayo. Huwag mag-aasawa. Yung iba kasi nag-aasawa kaagad after dating. Ayun, nagkakaproblema. Ah, so dapat coach, huwag pala muna mag-aasawa pag nakilala mo siya. Wait 1 to 4 years as boyfriend-girlfriend bago magpakasal. Yes. So pwede sigurong engage in between kung talagang feeling nyo kayo, pero huwag muna magpapakasal within that 4 years since nakilala mo siya. Mo sila. Even yung engagement, bakit kailangan ma-engage? Exclusive okay. Naman kayo boyfriend girlfriend. So wag muna pala. Engagement nakaka parang bigat 'yan eh. So gusto ko ikalayaan kayong dalawa na i-test at makita tayo ba, pareho ba tayong mga pananaw sa buhay, yung ating mga pangarap sa buhay. So kasi coach. Usually sabi natin yung sa unang taon parang sakto lahat ang mga tao sa atin eh. Parang they are the perfect partner. Yes. That is the cycle of love. Ang pangalawang taon, diyan lalabas yung totoong pagkatao. Kaya kailangan natin bigyan ng pagkakataon talaga ng second year to third year na lumabas yung totoong pagkatao nitong ating boyfriend, no? Yes. Mas kinakilala na ni Abby mula high school ba, sabi niya, or college. Iba rin yung pagkatao niya nung ninyong dalawa nung mas bata kayo, no? So ito ngayon ang dapat natin makita. Okay. At tama yung sinabi mo, Coach B, na huwag mo nang mag-aasawa, huwag mo nang mag-engage. Just enjoy the period of courtship. Ito yung tatawag natin, courtship. Courtship. Para mapanalim ang pagkakilala sa isa't isa. Note. At makita kung talaga magkaibigan tayo kasi ito yung pundasyon ng magandang relasyon. Ayan. Napakaganda niyan, Coach Maribel. Unang-una yung 1 to 4 years kasi hindi alam ng karamihan niya na ganun pala katagal muna dapat kayo magkikilanlan para makita mo yung totoong tao. Tapos ipagkatao, and absolutely yung sinabi mo na wag mo nang magli-live-in. Tapos at the same time, yung kay Abby naman, 28 ka ngayon, Abby, no? So kung 4 years bilang tayo, pwede ka na mag-asawa, sabi ni Coach Maribel, mga pag 32 ka na. At least kilala mo na itong manliligaw mo. Okay lang ba yun sa'yo, Abby? May katanungan ka pa kay Coach? Okay na po. Okay na po, okay. Coach, balikan ko lang, Coach, yung tanong namin kanina. Paano yung yung anak niya, di ba may nanliligaw sa kanya? Importante ba ang opinion ng anak sa kung sino ang dinidate ng mga nanay?
o tatay? Siguro hindi lang yung opinion. Kailangan kasi bigyan ng pagkakataon yung anak niya na 8 years old, di ba? Na pag paminsan-minsan pag nagde-date sila kasama yung anak. Kuminsan wala. Hindi, wag mong isama lagi yung anak mo. Okay. Kasi ano nga ito eh, pagkagantong klaseng dating with a child, may pagkakataon kasama yung anak, may panahon na kayong dalawa lang. Kasi kailangan makita mo rin yung dynamics ninyong dalawa, yung pagka samahan ninyong dalawa. At saka, yung samahan ni boyfriend doon sa anak mo. Kaya, lalo na dito sa ganito, bigyan mo ng 3-4 na taon kasi may anak ka. May anak at siya. Package deal yan. Yun. At gusto mo makita na tanggap din niya yung anak mo. Di ba? Okay. Kasama ka doon at tanggap yung anak mo. Hindi lang isang taon. Pag makita mo yung 2-3 taon, ay naku, magiging patag yung iyong kalooban. Ayan. At para doon sa anak mo rin, magiging patag din. Magiging familiar din siya lalo doon sa ano. So Abby, sana ay nasagot yung tanong mo doon sa dapat bang i-consider yung anak mo no sa pagde-desisyon. Definitely, sabi nga ni coach, may mga time na pwede nyo silang isama doon sa date nyo. Coach, meron pang isang ano concern dito si Abby na na-share niya sa amin na natatakot siya sa sasabihin ng ibang tao. Yan ba ay isang malaking konsiderasyon ngayon no kapag yung date uli yung mga single mom and single dad and paano nila dapat i-handle yun? Siguro ang tanong ko kay Abby, anong kinatatakutan mo? Ano yung sasabihin ng ibang tao? Ayan Abby, baka pwede mong sagutin si Coach Maribel. Ano ba yung kinatatakutan mo? Ayun nga po. Siyempre, iba po kasi yung situation na may anak ka tapos nakikipagrelasyon ka sa makipagrelasyon ka, syempre iba na po yung situation, hindi katulad nung makipagrelasyon ka na wala kang obligasyon. So, naano po kasi yung sasabihin ng ibang tao na, ang sabi po kasi ng ibang tao, meron akong naririnig hanggang ngayon na huwag ka nang mag-asawa kasi ano, ibuhos mo na lang sa anak mo yung, syempre ako po, graduating ako, magiging teacher ako. Yung seldo ko daw, buhos ko lahat sa anak ko. Parang, para sa future ng anak ko. So, parang ano, nagda-doubt ako na, what if nga, ibuhos ko na lang din yung time ko sa anak ko. Ang tanong, Abby, gusto mo ba magka-love life uli? Oo nga. Ako po, ang aim ko naman po is, makapagtapos, gusto ko din po talagang magkaroon ng sariling pamilya din. Hindi po lang para magkaroon lang ng karelasyon. Gusto ko po talaga ng isang masayang pamilya na gusto ko pa din po magkaanak kahit isa lang para maging dalawa, may kapatid yung anak ko. May kalaro. Yun po yung ano ko, yung isa sa mga goal ko. Ayan, sana, coach. Na pinaplano ko na nasa utak ko. Ang ganda. Pang long term talaga tong si Abby. Tsaka ang bata mo pa, 'di ba? Para kumbaga putulin agad ang ano, ang pag-ibig, ang buhay pag-ibig mo. So Coach Maribel, yun nga yung concern niya na may mga nagsabi sa kanya na single mom ka, focus ka na lang sa anak mo, huwag ka na mag-love life. So Coach, ano ang iyong ma-advise diyan? And please share with us kung ano yung huling payo mo Coach sa mga single mom and single dads na nakikinig sa atin ngayon na gusto din magkaroon ng buong pamilya ulit. Meron kayong pagkakataon na magkaroon ng magandang love life, may sariling pamilya, ayon kay sinasabi ni Abby. Ito lang kailangan bigyan rin lang natin ng panahon at pag-aaral. Katulad ng ang i-request ko sa iyo kung itatanong mo ko, yung boyfriend mo o yung boyfriend mo pag naging boyfriend, mag-a-attend na kayo ng seminars on parenting kasi kailangan makita mo ano ba ang pananaw niya sa pagpapalaki ng anak mo. Maganda yan. Or magiging anak ninyong dalawa kung sakali. So yan, isa tungkol sa parenting. Ang pangalawa, mag-a-attend din kayong seminar tungkol sa relasyon para noon makita kung paano nagkakaroon ng masayang pagsasama ang mag-asawa. Kasama dyan kasi yung mga paano mag-communicate, ano ba yung mga history natin, yung mga nakaraan natin na maaring maging hadlang dito sa ating pagmamahal at lahat tayo may ganyang klaseng mga hadlang na madalas hindi natin alam. So,
magandang maglaan kayo ng oras at panahon para pag-aralan itong buhay mag-asawa at ang parenting. Sabay kasi mangyayari yan para doon sa iyo kung sakaling mag-aasawa ka ulit. At yung iba nahihirapan or parang ayaw nila kasi nandun yung kaba ng ibang tao na tatanggapin ba yung anak mo. Kaya ito yung sinasabi ko nga, bigyan mo ng pagkakataon, 3-4 na taon, na makita mo kung tinatanggap talaga yung anak mo. Kasi napaka-importante yan sa sa yung planong maging magkapamilya ulit. Sayang yes. Pamilya. Coach, so huwag kang magmamadali. Napakagandang advice yan. Coach, dun sa mga nabanggit mong seminar, estudyante pa lang kasi si Abby, mayroon bang mga seminar na is that free or paid yung mga, kasi maganda yung advice mo eh, na mag-attend ng seminar on parenting and relationship to prepare lang, tsaka lalo silang magkakakilanlan with the help of experts. Can you tell us a little bit about that seminar? Is that somewhere, saan niya mahahanap yun? Well, meron mga online na information. Alam ko may binibigay ang DSWD ng mga parenting seminar. May mga programa para sa mga single parents, tingnan mo doon. At saka yung, syempre dito sa Love Institute, meron kaming school for parents, at saka yung school for couples, at yung marriage preparation program. Pero kung mag-research ka, makahanap ka kung saan abot kaya yung iyong, ang tawag dito, yung pera mo, or yung panahon mo, umpisahan mo na ngayon yung paghahanap ng impormasyon. Kasi para sa akin, isang testing din kung ang lalaki ay talagang gusto ba niya ng happy and forever sa relasyon. Eh, kailangan pag-aralan natin. Alam mo, isang bagay ito sa buhay na hindi na pag-aaralan. Kaya ang dami may problema sa relasyon. Yes. Yung ating career, binibigyan natin yung pagtuturo, teacher, or newscaster, may training period yan. So ito, kailangan meron din tayong period then of training and learning. I agree with you, Coach. Coach, do you have any, is there any, saan ka nila pwedeng ma-reach out if they have more questions on love and relationship po? Oo, sa Facebook namin, The Love Institute, pwede silang magtanong doon at banggitin lang kung anong kailangan nila kung about dating okay. Program, katulad yan si Abby, ano ba yung mga dapat niyang pag-aralan ngayon pa lang na nagde-dating sila or sa courtship. Tapos yung susunod doon, yung about the marriage preparation program. Yes. Para doon, yung impormasyon na to makakatulong talaga na makaiwas problema at hindi lang iwas problema para maging masaya ka, Abby. Yes. Absolutely. I think you deserve that. At lahat yung mga nakikinig tayong mga single moms na gusto magka-relasyon ulit. Apa. It is a matter of both preparation and unloading all the hurts and pains or tanggalin natin yung mga trauma sa nakaraang mga relasyon. Yes. Maraming salamat po. Yan po ay si Coach Maribel Junicio ng The Love Institute. Check out po The Love Institute Facebook account para sa mga more questions that you have. And Abby, sana ay nakatulong ang programang Ako To, Si Chang Ami Sa'yo. Maraming salamat again sa ating eksperto at sa ating caller of the day. At ito po ang iyong Love Guru on Air na si Coach V. Antonio. Iniimbitahan po kayo na manood mamayang gabi ng Love Connect at 10 p.m. para sa mas marami pang usapang pag-ibig. Mga kaserbisyo, thank you for joining this discussion at susunod na po ang headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. Makita-kita po ulit tayo sa programang ito bukas. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Ako to, si Chang Ami. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.